yung pagdududa sa mga naranasan niya. Ito, meron akong ipapakita sa inyo. Magdududa kayo. Alisin nyo nga itong pera na hindi magagalaw itong ano. After yan, do you believe or... Naniniwala ba kayo na yan, kaya alisin na hindi ko ginagalaw ang bote? So, try mo, try mo. Ah, papakita ko sa inyo ha. Tama yung ginawa ni ano eh. Kaya lang, hindi lang timing eh. Lutang tayo. Sabay. Ha? Ha? Doy! Ano yung pa kayo? Nakakawa? Ha? Okay. Nagduda ba kayo? Kasi nakita niya yung ano eh. Sabi niya yung hihihin yung ano. Na-experience niya. Oo nga. Nagduda siya pero naranasan niya yun. Kaya lang, sa una magdududa ka. Oo nga po. Kailangan may proof kang makita. Eh nakita mo, nagkaroon ng proof. Parang yung learning po, derived from experience. True experience, kaya niya, yung pagdududa niya, nawala. Parang, pwede pala. Yung explanation lang po dito tungkol sa knowledge derives from experience. Kaya nga, nakita niya yun eh. Nagawa niya yun, kasi ako, nahirapan din ako niyan eh. Paano kayo makakakuha ng ano tayo? So yung kaalaman, nakuha through experience. Not unless from experience. Ano ba? Oo. Diba? So, ginamit ang tenses, diba? Ano mo yung percentage? Merong... Nag-isip. Knowledge nga, diba? Iniisip yung kaya to. Kasi, magmumula siya sa ano, knowledge. Kung isip yung dahan-dahan, matatanggal ang bote, matutumba yung bote. Kaya ano kayang gawin ko? Try ko ng bigla eh. Knowledge. Meron siyang knowledge na pinagdudahan mga bagay. Ano yung sabi? Ha? Mas lalo niyang pinurug yung pagdududa dahil nakakita siya ng mga base sa kanyang kaalaman. Parang faith. Ano bang meaning ng faith? Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Parang ano po, naniniwala ka po dito. Ng mga bagay na hindi mo nakikita pero ikaw ay naniniwala. Parang gano'n. May duda, di ba? Eh, ang tao, ano, to see is to believe. Ang Diyos hindi. Ang Diyos iba. Believe. And you will see. Paano mo mahuhuli to sa kamay mo? Sa bilis ng mata mo. Kasi subukan mo. Ganyan lang, ganyan ha. Tingnan mo, basis eh. Huli mo itong pera. Titignan mo yung mata ha. Kailangan na ano. Diba? Kasi base sa experience eh. Kita mo. Bakit nagkaroon siya na ID? Sabay yung knowledge mo eh. Na bago mo makuha to, titempo mo yung ano, yung baksak ng pera. Pinakaisin ko dyan yung inference, doubting din siya. Kasi inference mo yung parang hula. Kasi base lang sa ano, sa belief, sa custom, nung, kunyari, ikaw naniniwala ko na nakatanggal. Ako hindi ako naniniwala. Naniniwala kasi nakita mo, kunyari, hindi mo nakita. Oo. Tapos, sa palagay mo, dyan matatanggal yun, di ba? Kaya lang, ang inference kasi,
hindi siya based on reasoning. Ang reasoning kasi may to see is to believe it. Oh. Kumbaga ikaw, true reasoning ka. Ako, true reasoning. Naniniwala ba kayo sa ano? Sa... yung gutom na gutom pag nabate, ano yun? Ano yun? Usog. Oh, usog. Naniniwala kayo dyan? Hindi po. Yung mga kapatid ko po. Ah. Ano ang paniniwala na ate sa usog? Ngayon nga daw po, kapag nabate, tapos yung bumate, ano, gutom. Pag hindi yun, pag gutom yun, mausog. Naniniwala sila na epektibo lalo yung kanyang pangusog. Betod. Ano yun eh, yung parang may magsusuka ka niyan, hindi ka papatulogin niyan. Yan ang ano eh, ng ano yun, usog. Pero tayo naman eh, may taong ano yan. May tao, ako hindi ako naniniwala sa usog. Pero may taong naniniwala dyan. Ibig sabihin, na-experience niyang taong to, na kailangan hanapin niya yung taong yun, nalawayan siya, di ba? Pag hindi siya nalawayan, hindi gagaling yung usog. Hindi gagaling yung nausog. Niniwala kayo dyan? Meron ganyan. Ah, kaya lahat ng mga salubong niya, nagpapalaway siya. Yun ang paniniwala, yun ang kanyang belief eh. Isipin niya, sino ba yung nakabati sa akin? Sino ba nakausog sa akin? Lalo yung gutom na gutom. Kasi, minsan, ano, ang ano nila, talagang hindi sila mapalagay. Kasi, epektado nga sabi, effect of costume and habit. Di ba? So, yung mga hinuha. Mga hinuha. Na naranasan mo. Epekto ba? Epekto. Ikaw, nausog ka na ba? Hindi po. Pero naniniwala ka sa usog. Yung mga bata po sa amin, nausog. Tapos, ayun. Ano ang epekto ng bata pag nausog? Di ba, ano, balisa. Maligaling? Balisa. Ayun, balisa. Maligaling, tsaka ano, di ba? Tapos yung pinakamatindi yung ano, nagsusuka. Oo, oh, nagsusuka. Ano yun? Palagay mo, psychology lang yun o siya lang ang may gawa nun sa tao? Kasi marami naman bumabati sa iyo eh. Di ba? Ang ganda-ganda mo. Ang pagit mo. Pero bakit? Hindi ka naman nagsusuka. Oh. Pero yung iba naman, pag meron talaga. Sabi naman ng iba, meron talagang taong... sugin. Malakas mag-usog. Oo, meron. Meron daw ganun. Ako. Oh, yun. Diba? Ano ito? Hindi ka usog. Tama yun, ha? Hmm. Diba? Kasi tingnan mo. Two guys. Ang hula mo. Oo. Kasi... naranasan mo. Naranasan mo. Nung naging kostumbre na, naging kalakala na yun. Di ba maganda example yun? Diba? So, sa reason ba yun? Hindi. Ano nga yun eh? Naranasan niya. Oo, dahilan. Pero ako na, dami naman bumabati sa akin. Bakit hindi ako nauso? Ginabi ko kasi yung reasoning. Ano, pag-aaralan mo yung step by step kung bakit. Kung kunwari, nagsusuka yung tao, di ba? Oo. Paano ba nagsusuka yung tao? Ano yung mga... ano ba ang cause niya? Pero pag ang mabigat nun, pag nadilaan, nalawayan siya, gumaling. Gumagaling! Eh, diba, may bertod ba yun? May bertod? Pero ang tawag dun sa English sa usog. Maganda yun, ha? Maganda yung tango yun. Oo. Diba? Kaya paniniwala natin, laway madumi, diba? Mayroon nga bakteriyang ano eh. Hindi nga, gawa nga nung nakaugalian yung kusog. Dahil nga sa kultubre ng Pilipino, kasi Pilipino lang naman maano yan eh.